welcome back to our Math Ocho YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to our Math Ocho YouTube channel. Pwede nyo rin i-like, i-share, at mag-comment sa ating video. For this episode, this is a special episode since may tutulungan tayong kaibigan from Atimonan, Quezon. So shout out natin si Kuya Jan Andas, no? This video ay para sa pamangkin mo at pwede ring i-share sa mga grade 7 students. Alright, so are you ready to learn? Okay, let's go! So we are going to talk about absolute value and integers. Okay, learning task number 1. So in our learning task number 1, you are asked to draw or illustrate on a separate sheet of paper. So mag-drawing na lang kayo ng sarili nyo kasi may sarili akong representation dito, okay? Mag-drawing daw kayo ng dagat, no? The sea level, and 5 feet below, nandun yung crab. And then 3 feet above naman, sa taas ng sea level, nandun naman ang cliff, and another object which is a bird, which is 4 feet above the sea level. And then you are going to draw a vertical line or vertical number line. So this is a vertical number line, no? Ang ating sea level is located on the zero. And then going up, positive integers yon kasi pataas ang value. And then going down, negative integers yon kasi pababa ang value. So again, this is our vertical number line. And these are the objects na nasa learning task problem natin. Okay? So now, since may drawing na tayo, may illustration na tayo, pwede na nating sagutan yung mga questions. Okay? So let us have number 1. What number might be a good representation for the sea level? So dahil ang point of reference natin dyan, ang pinagbabasehan natin nung pagdodraw ng ibang mga object is the sea level, kaya natin nakuha yung value ng mga crab, ng cliff at bird because of the sea level. So our point of reference is the sea level. Therefore, ang ire-represent natin sa sea level ay number na 0. Next, number 2. How do represent the distance below and above the sea level? So dahil below the sea level, pababa, that is negative integers. And if that is above the sea level, that is positive integers. Next, number 3. How far is the cliff from the sea level? So based on the problem, the cliff is 3 feet above. Okay? How far is the bird from the sea level? Number 4. So based from the problem, that is 4 feet above the sea level. How far is the crab from the sea level? So if we are going to based on the number line, baka ilagay nyo dyan negative 5. Mali yun. If we are talking about distance, so regardless ng sign niya, bibilangin natin ilang feet yon. That is 5 feet below the sea level. So that is 5 feet ang distance niya. Next. What is the distance between the cliff and the crab? So based on the number line, pag binilang natin yan, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feet. Or simply you add the distance of the crab from the sea level, which is 5. And then the distance of the cliff, which is 3. So 5 plus 3 is equal to 8 feet. Parehas lang yon. Next, number 7. What is the distance between the bird and the crab? So katulad nung ginawa natin kanina, if we are going to count the units sa ating number line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 feet. Or another way is add the distance of the crab from the sea level, 5 feet. And the distance of the bird from the sea level, 4 feet. So 5 plus 4, that is 9 feet. Parehas lang rin. Okay? So just read the developmental, that is the explanation about the absolute value and about integers. Okay? Let's move on to learning task number 2. So in learning task number 2, letter A, we are going to add integers. Ito ang tatandaan sa pag-a-add ng integers. Pag parehas ang sign, pagsasamahin, kopyahin yung sign. Halimbawa, parehas positive, pagsamahin nyo, ang sagot niyan ay positive. Pag parehas na negative, pagsamahin nyo pa rin, pero ang sagot niyan ay negative. Magkakatalo lang kayo kapag magkaibang sign. So, tingnan natin. Number 1, positive 9 plus positive 10. Ayan, parehas positive. O, pagsamahin mo yung 9 and 10, 19. Kopyahin mo ang sign, positive 19. Number 2,
Negative 7 plus negative 5. O, parehas na negative. Pagsamahin mo, 7 plus 5, 12. Kopyahin mo ngayon yung sign. Negative 12. Number 3, positive 5 plus negative 6. Magkaiba ng sign. Yan yung sinasabi ko. Pag magkaiba ang sign, susubtract nyo. Okay, subtract natin. 6 minus 5, the answer is 1. But take a look at my answer here. Negative 1. Bakit? So, negative siya kasi ang sign ng number na mas mataas ang absolute value ay negative. Sa positive 5 at sa negative 6, mas mataas ang absolute value ni negative 6 kasi 6 yon. So, dahil ang sign ni 6 ay negative, yun ang magiging sign ng final answer. Alright? Next, number 4. Positive 2 plus positive 8, parehas ng sign, pagsamahin, positive 10. Number 5, negative 1 plus positive 10. Eto, magkaiba ang sign. Anong gagawin? Subtract. 10 minus 1. 9. Okay, alin ang mas mataas ang absolute value? Sir, yung 10. O anong sign ng 10? Positive. The answer is positive 9. Okay? Next, number 6. Negative 3 plus negative 3. Parehas negative. Pagsamahin nyo, 3 plus 3 ay 6. Then copy the sign. Negative. Okay? Next. Positive 4 plus negative 8. Magkaiba ng sign. Anong gagawin? Pag-subtractin nyo. 8 minus 4. The answer is 4. Alin ang mas mataas ang absolute value? 4 or 8? 8. What is the sign of 8? Negative. That's why the answer here is negative 4. Next, number 8. Negative 8 plus positive 12. Magkaiba ng sign. Subtract. 12 minus 8. 4. Alin ang mas mataas ang absolute value? 8 or 12? 12. Ano ba ang sign ng 12? Positive. So, the answer is positive 4. Next, number 9. Negative 11 plus positive 11. O, magkaiba ang sign. Anong gagawin? Subtract. 11 minus 11. 0. O, anong sign ng 0? Positive o negative? Wala. 0 pa rin yun. Okay? Next, number 10. 0 plus negative 9. O, negative 9. No? 0 kasi yung kanyang first number. Okay? So, I hope you understand addition. Now, let's move on to letter B, subtraction of integers. How do we subtract? Ito lang gagawin. Pag kayo magsusubtract, yung ating subtrahend or yung pangalawang number, papalitan nyo ng sign. So, kung yan ay positive, gagawin mong negative. Kung yan naman ay negative, gagawin mong positive. And then, yung subtraction, gagawin mo ng addition. Halimbawa, ito, yung number 1 natin. Positive 7 minus positive 4. So, anong sign ng ating pangalawang number? Positive 4. O, gawin mo ngayon yung negative 4. Tapos, proceed ka sa addition. So, magiging siyang 7 plus negative 4. No? So, the answer is positive 3. No? 7 minus 4. Ay, di 3. Mas mataas ang absolute value ng positive 7. Next, number 2. O, ito. Negative 2 minus negative 6. O, dahil ito ay negative 6, gawin mo ngayong positive. So, negative 2 plus positive 6. Diba? Ganon. Kung medyo nalilito kayo, pag-aralan nyo yung explanation sa inyong math module. No? Okay? So, negative 2, magiging itong plus 6. So, unlike sign, subtract natin 6 minus 2, the answer is 4 dahil mas mataas na ang absolute value ni 6 na naginang positive sa ating solution. So, magiging na siyang positive 4. Next, number 3, 10 minus negative 3. O, anong sign ng second number? Negative 3. O, gawin mo ngayon siyang positive 3, tapos proceed ka sa addition. So, ganun ang rules natin. O, 10 plus positive 3. O, edi magiging na siyang positive 13. Next, number 4, negative 6 minus positive 9. O, itong positive 9 na to, gawin mong negative 9, tapos gawin mo na itong plus. So, magiging siyang negative 6 plus negative 9. O, dahil parehas negative, i-add mo. No? 9 plus 6, 15. And then, copy the sign, negative. So, the answer is negative 15. Next, number 5. Negative 10 minus positive 1. O, dahil ito ay positive 1, gawin mo ngayong negative 1. Tapos, proceed ka uli sa addition na to. So, negative 10 plus negative 1. O, parehas ng sign. O, i-add mo. 10 plus 1, 11. Copy the sign of the negative. Negative 11. O, sana. Nasusundan nyo, ha? Next, negative 4
minus negative 4. O dahil ito yung negative 4 yung second number, gawin mo na ngayong positive 4 at proceed ka sa addition. So magiging siyang negative 4 plus negative 4. Plus 4 plus positive 4. So magkaiba ng sign. Edi minus mo, 4 minus 4. O edi 0. Next, number 7. Positive 5 minus positive 5. Okay. Minus positive 10. So yung positive 10 magiging negative 10. Okay. And then proceed ka uli sa addition. So magiging siyang positive 5 plus negative 10. Oh, dahil magkaiba ng sign, subtract natin. So dahil yung 10 ay negative, so ang sign natin ay magiging negative. So the answer is negative 5. Next, number 8. Negative 12 minus positive 7. O anong sign ng 7? Positive. Magiging na siyang negative. And then proceed ka sa addition. So magiging siyang negative 12 plus negative 7. So dahil pares negative, pagsamahin mo 12 at 7, 19. Then copy the sign of negative. So that is negative 19. Next, positive 8 minus positive 6. O positive 6 yan, gawin mo ngayong negative 6. And then proceed ka sa addition ulit. So magiging siyang negative positive 8 plus negative 6. O magkaiba ng sign, subtract mo 8 minus 6, 2. Alin mas mataas, yung 8 o yung 6? Eh di ba yung 8 kasi absolute value niya ay 8. So the answer is positive 2. And last one, number 10, 0 minus negative 9. O negative 9 yung second number, gawin mo ngayong positive and proceed to addition. So 0 plus 9, 9 or positive 9. So that is learning task number 2. Next, learning task number 3. Solve each problem involving integers. Number 1, a mercury thermometer records a temperature of 8 degrees Fahrenheit at 10 a.m. If the temperature drops by 3 degrees Fahrenheit every hour, what will be the temperature by 2 p.m. of the same day? Okay, so I have here a representation. So, nung 10 a.m. daw, 8 degree Fahrenheit. Then, kada oras, bumababa ng 3 degrees Fahrenheit. So, yung 10 a.m., pag nag 11 a.m. na, magiging na lang siyang 5 degrees kasi mababawasan ng 3. Then, yung 12 p.m., alas 12, bawasan muli yung 5 ng 3. And then, nung 1 p.m., bawasan muli yung 2 degrees ng 3, so magiging na siyang negative 1 degrees. At another 1 hour, 2 p.m., binawasan muli ng 3, magiging na siyang negative 4 degrees Fahrenheit. Pababa na tayo, no? So after 1 hour, after how many hours, at 2 p.m., ang ating magiging degree ng mercury is negative 4 degrees Fahrenheit. Alright? Next, number 2. Kate gets into the elevator on the third floor of a shopping mall. She goes up 6th floor to reach the food court. After an hour, she went down 2 floors to buy books. At which floor is she now? So si Kate umakyat ng ika-anim na floor. Eto na yon, ika-anim. Then, nung ma-reach na niya yun, she goes up to reach the food court. Makalipas sa isang oras, eto na yon, bumaba siya ng 2 palapag. So 6, bumaba na isa, bumaba pa ng 2. 2 floors to buy books. So nasang floor na siya. So after an hour, nasa 4th floor na si Kate. Alright? Any question? I hope malinaw na malinaw ang ating discussion, no? Para sa inyong absolute value and integers. Stay